Welcome to my channel. So for today, didiscuss ko kung paano ba mag-rewrite ng quadratic function na standard form to vertex form and vice versa in an easy way. Okay, so start muna tayo standard to vertex. Alam natin that the standard form of quadratic function is written as y is equal to ax squared plus bx plus c, or f of x po yung y. 2, the vertex y is equal to a quantity x minus h squared plus k. Bakit siya vertex form? Kasi po yung h at saka yung k, yun po yung vertex ng quadratic function. And we will need a, h, and k to transform. First given, x squared minus 4x plus 2. So f of x is also y. So kukunin muna natin yung value ng h. Ang formula po ay negative b over 2a. This is the formula. So we need to have the value of a. Sa given quadratic function, ang a ay 1, ang b mo ay negative 4. Hindi na kailangan ng c. Substitute lang natin dahil negative 4 po to. Tapos yung b mo may negative. So negative of negative 4 over 2 times the value of a, which is 1. Then negative times negative is positive 4 over 2, or simply 2. So the value of b is 2. Tandaan, kapag negative ang b, magiging positive na siya dito. So, kung positive ang b, magiging negative na siya dito. Ganun lang yun, kasimple yun sa h. Now, paano natin makukuha yung k? Now, there are many methods of finding the value of k. Merong pong isa na formula na yung 4ac minus b squared all over 4a. Pwede din naman na i-substitute yung 2 doon sa mga x. Now, ganito yung gagawin para simple. Gawin mo, yung 2, i-multiply mo sa sarili. Yun yung method, ha? 2, i-multiply mo sa sarili. Ang sagot ay 4. Tapos, i-multiply mo siya sa a na 1. Hindi magiging 4. Tapos, i-subtract mo lang to. 2 minus 4. Ito. Yung 2 na to, at saka ito, negative 2. Ibig sabihin, negative 2 yung k mo. Now, to rewrite this, diba, ang a mo ay 1, so y is equal to ang a mo na 1. Saan galing? Ito po yun. X. Diba? Ang h mo ay 2. This is your h. So, pagdating sa formula, minus 2 squared plus negative 2, or simply, y is equal to x minus 2 squared minus 2. Sabihin, hindi mo na kailangan ilagay yung a. That's how you to rewrite. Next example. Paano pag ang a mo ay merong value greater than 1? So, a is 2. Ganun lang din naman. B is 12. Una, yung h muna. H is negative 12. No? Magiging negative na yung b. So, negative 12. Kasi nga, positive yung b. So, magiging negative over 2 times yung a mo 2. Magiging negative 12 over 4. And that is negative 3. So, this is your h. So, paano mo makukuha yung k? Di ba yung iba, substitute, masyadong malaki. Ganito na lang, di ba? Yung negative 3 mo na h, times mo sa sarili, negative 3, ang sagot 9. Tapos, i-times mo sa a, yan sagot 18. Ito yung a. Ito yung times mo sa sarili, negative 3 times negative 3. Tapos, kunin mo na dun sa function, ito, yung negative 5, sulat mo, minus 18 ang sagot. San? Minus lagi. Minus kung ano man yung dito. Negative 23. Para hindi ka na mahirapan. So, ito na yung k mo. K is equal to negative 23. So, ang vertex form, y equals, ano yung a mo? 2, quantity x. Tapos, di ba minus h sa formula. And negative yung h. Di ba negative 3? So, magiging plus 3 na yun. Kasi negative of negative. Change the sign lang. Squared minus 23. So, this is your vertex form. K to K. Ganun lang kasimple. Next. Vertex to standard, madali lang siya. So, vertex naman ang binigay papunta sa standard form. Ganito lang gagawin mo. Una, lagyan mo lang siya ng square. Times mo sa sarili. Tapos, ito, i-multiply mo lang by 2. 3 times 2, edi 6. Lagay mo dito. Kung ano yung sign dito, yun na yun. Baba mo lang yung sign. 6x. Plus, times mo ulit siya sa sarili. 3 times 3 naman equals 9. Tapos, minusan mo no? Ito. Minus 1. So, the answer is
8. So, plus 8. Ganun lang kasimple. So, y is equal to x squared plus 6x plus 8. Yan na yung standard form. Okay? Next. Next given, dito, di ba, i-expand mo yung sa iba, in-expand to, then mani-multiply kay 2, ganito lang gawin. I-times mo sa sarili, x squared, dikitan mo na siya ng 2. Tapos, ito, ta-times mo sa 2, di ba, negative 1 times 2. Tapos, ito times mo pa sa 2, kasi may 2 na sa labas, so times 2 ulit. So, magiging negative 4. Yan, tapos lagyan mo na lang ng x. Tapos, ito, times mo ulit sa sarili naman, 1 times 1. Tapos, times 2 pa, kasi mayroong 2 sa labas. So, magiging 2, and then, plus mo yung 4 na ito. So, that's 6. So, plus 6. Ganun lang. Now, the answer. So, that's how you rewrite general form or standard form to vertex form and vertex form to standard form. I hope you learned something. Goodbye.